Narito tayo ngayon upang matunghayan at pag-usapan ng talaga namang napakainit at nagbabagang napaka-trending na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay nandoon pa rin si Kalingap Val Santos Matubang sa bahay nila Ate Erica upang interview at makapanayam ang kanyang lolo at lola na naiwan, pati na rin ang kanyang ibang kamag-anak na nagagalit sa kanya. Sa vlog nga na ito ay sinabi nga din ng lolo ni Ate Erica na siya daw talaga ang unang vina-vlog ni Kuya Rowel upang tulungan. Ngunit nabaling lang daw talaga ang focus kay Ate Erica at ginawa siyang Kalingap Angel. At dahil nga doon ay nagtuloy-tuloy na rin ang sikat ni Ate Erica. Tay, magandang araw po sa iyo. Ang pangalan mo, Tay? Miguel. Sorita. Ikaw yung unang gi-vlog ni Rowel? Opo. Para tulungan? Siya po. Ngayon, bakit napunta kay Erica yung tulong? Ay, di ko nga po alam. At siyang napukusan na nilarab. Ang sayata ni Rowel, inilipat kay Rob. Parang hindi daw kayang ano. Abang po, hindi ko alam. Yung natagpuan si Erica, parang... Si Erica ang ano, parang turnover ni Rowel kay Rob. Kay Rob. Kalingap Rob. So yun, ginawa ang Kalingap Angels. Yun. Ayun, so maliwanag po mga kaibigan, no, na dito ba nakatara si Erica noon? Dito po yun. Dito lumaki? Ay, dito na po sa amin yun. Okay. Nung dati pa sa kung kami sa katandungan nun ay napalit. Dito nga din ay nalaman ng lahat na may isa palang matanda na negosyante ang tumutulong kay Ate Erica at ang pangalan nito ay June A. Nakilala daw ito ng tita ni Ate Erica sapagkat nagbigay daw ito ng pera pampa-opera sa mata ng lola ni Ate Erica. Ngunit kalaunan ay hindi daw ito napakinabangan o hindi daw nakuha ng lola ni Ate Erica ang pera na ito sapagkat hindi daw ito ay binigay nila Ate Erica. Kaya dito na nga rin nagsimula ang talaga namang malala at napakalaking gulo o hidwaan sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang lolo at lola na talaga namang nagpalaki, nagmalasakit at nagpaaral sa kanya simula nung siya ay bata pa. Lagi si Erica? Po, maliit pa yun sa amin. Kayo na nagpalaki noon? Kami na po, kapara. Ngayon, nasaan sila ngayon? Ay, nasa bagong bahay na po. Ah, may bagong bahay na po sila. Sino po ang nagpatay ng bahay nilang bago? Ay, sila yata po. Sino pang tumulong ang nagbigay na yung pampagawa ng bahay? Ay, ang pag-aalam ko po, yung nga pong nakausap ng sila, may yun daw matanda. Kasi yung matandang yun, ano yung... Matanda? Ano yun? Ang alam ba ganun? June A yata yun. Ah, June A? June A. Matanda na ba yun? Sabi po, matanda na. Ate, eh ano po lang, matanda na ba si June A? Matanda na po, siguro po mga 60 or 50 na ganun. Nakita mo na, di pa? Nakita ko na po yun. Saan mo kasi nakita? Nagpasalamat po ako rin sa kanya nung mag... Yung last baga po na vlog ni Kalingap, ano, ni Rob, na nagbigay ko sa mga pampa-opera ng sa mata. Okay. Ay, hindi po namin alam na kakontak na pala po yun. Dito nga din ay nalaman nila na habang vinavlog daw pala ni Kalingap Rob si Ate Erica, ay kakontak na ni Sheila May o ng ate ni Ate Erica, si Sir June A, na sponsor at negosyante. Kaya naman ang nangyari ay sinabi daw ni Ate Sheila May ni Erica kay Sir June A na huwag nang padaanin ng pera kay Kalingap Rob at diretso na lamang sa kanila. Kaya naman ito rin ang naging rason kung bakit umayaw na si Ate Erica magpa-vlog kay Kalingap Rob. At dahil nga dito ay napatayuan na nga si Ate Erica at ang kanyang ate na si Sheila May ng bahay. At nung nakapatayo na nga ng bahay ay hindi nila sinama ang mga tao na nagpalaki sa kanila, na ang kanilang lola at lolo at ang iba pa nilang kapamilya. Kaya nagsimula ito ng hidwaan. Nagbigay ko na ng pampa-opera ng sa mata. Okay. Ay,
hindi po namin alam na kakontak na pala po yun. Kontak na nino? Si Sir June A. Ni Sheila May? Mm, ah, okay. So, yun lang yun po yung ano namin. Nakita mo na si June A sa video? Mahaba yung buhok niya na. Mahaba ang buhok. So, may edad na? So, gusto niya tinatanong ko si tatay kung sino ang tumulong sa pabahay nila? Ang po, si Sir June A. Sa kanya pong pabahay yan. Itong pina-Erica? Wala po diyang sabi po ng mga lovers sa kanilang pabahay. Kay Sir June A. Okay. Pati mga gamit ng bahay. Okay, so ibig sabihin ngayon may bahay na si Rica, sila may kompleto ang gamit. Okay. So ang nagbabahay niyan si June A, si June hindi ang E-Lovers. Hindi ang E-Lovers. Inaangkin lang po ng mga E-Lovers. Inaangkin nila na sila nagbabahay. Kaya sila nagagalit kasi ayaw nila. Simula nga daw nung bagong taon at naggaling sa ospital ang lola nila, pagkadating daw ng lola nila sa bahay ay nakahakot na daw kagad si Ate Erica at ang kanyang Ate Sheila May. Nang sa ganun ay makalipat na sila. At nung nakalipat na sila sa bahay na pinatayo ni Sir June A ay hindi na raw sila muling bumisita sa kanyang lolo at lola at iba pang kamag-anak. Talagang kaya naman sumama ang loob ng lola at lolo ni Ate Erica sapagkat parang kinalimutan na lang sila basta-basta ng kanilang apo na kanilang pinalaki at pinagmalasakitan. Ah, ganun ba? So alam mo yun yung kwento? Alam ko dyan. Kasi naririnig ko din po. Mm-hmm. Kasi nang iisang bahay lang naman kapatid kami dito. Dito pala si Erica lumaki. Dito. Nakatira kay lolo niya. Ngayon, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pupunta rito si Erica? Mula po nung ano, nung bagong taon po na, nung last po, itong nasa ospital po kasi mama noon, pag-uwi po lang dito, wala na sila, naghakot na sila ng gamit. Nung paghakot, last year pa? Opo, nung bagong taon pa po. Mula noon, hanggang ngayon, siya pupunta rito, napunta naman? Hindi na po. Hindi na pupunta rito? Wala ni dumalaw, hindi? Wala na pong Erica ang pumupunta dito. Pati si Sheila May? Wala na. Okay. Yung mga palabas po ng mga e-lover na sinasabi po nila na monthly-monthly may natatanggap si mama. Hmm. Sila mama, yung mga kamagulang ko. Meron? Kasi mamalingan po yan. So wala palang natatanggap? Wala. Simula pala ay napabahayan si Ate Erica ay hindi niya na sinama ang kanyang lolo at lola sa pabahay na kanilang natanggap. At pagkatapos naman nito ay bumukod na nga sila ng kanyang ate sa mga tao na nagpalaki sa kanila at nagmalasakit simula bata pa sila. At sabi pa nga dito, ng tita ni Ate Erica ay may kumakalat daw na nagpapadala daw o nagsusustento pa din si Ate Erica at si Sheila May sa kanilang lolo at lola. Ngunit hindi daw talaga ito totoo sapagkat simula nung nakalipat si Ate Erica at si Sheila May na kanyang ate sa pabahay ni Sir June A ay hindi na raw sila muling bumisita at hindi na rin sila nagpapadala ng pera kaya naman talagang nakasakit ito sa damdamin ng lolo at lola niya sapagkat parang feeling nila ay kinalimutan na lamang sila bigla-bigla ng kanilang mga apong pinalaki nila. Mm-hmm. Kasi nang-iisang bahay lang naman po kasi kami dito. Dito pala si Erica lumaki. Dito. Nakatira kay lolo niya. Dito. Ngayon, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pupunta rito si Erica? Mula po nung ano, nung bagong taon po na nung last po, itong nasa ospital po kasi mama noon, pag-uwi po lang dito, wala na sila, naghakot na sila ng gamit. Nung paghakot, last year pa? Opo, nung bagong taon pa po. Mula noon, hanggang ngayon, siya pupunta rito, napunta naman? Hindi na po. Hindi na pupunta rito? Wala na po. Ni dumalaw, hindi? Wala na pong Erica ang pumupunta dito. Pati si Sheila May? Wala na. Okay. Yung mga palabas po ng mga e-lover na sinasabi po nila na monthly-monthly may natatanggap si mama. Hmm. Sila mama, yung mga kamagulang ko. Meron? Kasi mamalingan po yan. So wala palang natatanggap? Wala po yan. Yun po yung gusto kong dinisil ko talaga na nalalaman po ng tao, binabaliktad po nila. Okay. Nakakaya pa. Hanggang dito na lamang muna ang talaga namang nagtitrending, nagbabagat, napakainit na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!